Sa Pilipinas, sinasabing susunod na taon pa darating ang bakuna kontra sa COVID-19. Pero ang Estados Unidos, nagsimula ng magbakuna. Isa sa mga unang nabakunahan ang Philippine nurse na si Nuveim Bamgarilao na nakabase sa Los Angeles, California. Nakausap namin si Nurse Bam at ikuwento ang kanyang karanasan kung bakit niya ninais na agad mabakunahan. Sabi ni Nurse Bam, hindi naman siya natakot kahit isa siya sa unang nabakunahan dahil naniniwala ito sa mga bakuna. Believer talaga ako ng vaccine eh. Lagi ako nagpapa-flu shot every year kasi healthcare worker ako, nurse ako. Especially nasa ICU ako lagi, exposed ako sa mga viruses and bacteria. So usually, ang vaccine kasi ang purpose niya, nire-rev up yung ano mo, yung immune system mo para lumakas. Lalo na yearly, talagang kumuha ako ng flu vaccine. Kasi gaya nga na sabi ko, lagi kami exposed. And ito ngayon, kahit sabihin nila na isa to sa mga unang vaccine na tinatawag nilang novel virus, naniniwala ako sa technology kasi 30 years na daw yung technology ng mRNA na vaccine na ginawa nila. Wala naman anya siyang kakaibang naramdaman matapos maturukan ng bakuna kontra sa COVID-19 at makalipas ang ilang oras. Masakit lang yung braso ko. Usually nararamdaman mo sa flu, ang advice lang daw ng doktor, pag feeling mo lalagnatin ka or feeling na magkaka-flu ka or sabi nila COVID, mag-Tylenol lang daw. Pero wag daw matakot. Nung kaninang pagka-vaccinate sa amin, pinag-stay lang kami na ng 15 minutes kasi daw yung initial reaction o yung magiging allergic reaction daw, usually nakikita daw within 15 to 20 minutes. Kaya may mga kasama rin ako doon after, mga kasama ko sa hospital after they got vaccinated. Nag-stay lang kami doon. Tapos, umuwi na kami. Wala namang nangyari. Wala namang, hindi naman yung sabi ng shortness of breath, anaphylactic reaction, ganun. Wala. Dalawang doses ang kailangang iturok sa kanya at madaling araw ito ng Lunes, oras sa Pilipinas niya nakuha ang unang dose at makalipas at 3 linggo, saka naman ang ikalawa. Wala naman anyang sinabi sa kanila kung gaano katagal sila protektado laban sa COVID-19. Ang mahalaga, sabi ni Nurse Bam, ay may dagdag siyang proteksyon, lalo na at sa ICU ito naka-assign. Bukod pa rito, kasama niya sa bahay ang kanyang ina na isang senior citizen. Ang mahalaga doon, may added protection na sa amin, lalo na kami kasi frontliners kami. Almost every day, pagdating ko sa trabaho, na COVID na lang lagi yung nakaharap namin, lalo na dito sa Los Angeles. Meron anya sa Los Angeles at iba pang lugar sa mundo na natatakot sa bakuna. Pero sabi nito, bilang vaccine advocate, hindi naman ito dapat katakutan. Buong mundo, nagsama-sama, nagtulungan, kinat lahat ng red tape, ginastosan ng bilyon, dolyar, hindi nga piso eh, para mabuo itong iba't ibang, kumbaga, daan-daang kumpanya nagsama-sama para makabuo ng vaccine. So, worldwide effort to. So, naniniwala ako na dapat lahat mabakunahan na para magkaroon tayo lahat ng herd immunity. Kasi yun na lang yung pag-asa natin sa COVID para mabura natin yun. Sa ngayon anya, sa dalawang ospital na pinapasukan ay puno na ang mga ICU ng mga COVID-19 patient. Kwento nito, pagod na silang mga health worker. Ang dati anya na 2 pasyente kada isang nurse, ngayon 3 pasyente na ang kanilang inaalagaan. Wala nang bakante sa ICU sa dalawang hospital na pinagtatrabahoan ko. As in zero na. As in overwork na kami. Minsan binibigyan na kami. Ang ratio dito 1:2, binibigyan na kami. Tinatry na nilang i-push na 1:3 yung pasyente. Which is talagang overwhelming sa amin at nawawala na yung patient safety. Pero kailangan namin gawin yung magagawa namin kasi yun yung trabaho namin. Marami anya siyang mga kasamahang medical workers, lalo na sa LA, na pareho din ang sentimiento sa kanya. Meron niya anya, gusto nang sumuko. Pagod na sila. Overwork na sila. Hindi na nila alam gagawin nila. Parang, yung iba, gusto nilang sumuko. Kasi nadadami. Nadadama yung pamilya. Nahahawa. Ayun. Gaya ko, nakatira yung nanay ko sa akin. So, pag ako, nag-alaga ng may sakit na ganun, talagang tinatapon ko lahat ng mga damit ko sa plastic bag, tapos inabalot ko, ganun, tas ligo ka agad, or minsan sa trabaho ko naliligo. Hindi lamang katawan ang pagod sa kanila, kundi maging ang kanilang mental health ay naapektuhan na rin. Sinisugurado kong mag-day off kasi baka masiraan ako ng ulo pag puro trabaho lang naisip ko kasi halos laging pagpasok ko, may namamatay na lang na pasyente.
na alam mo yon, pagdating mo doon morbid na eh, parang wala na to, wala na pag-asa to. Parang minsan tatanggapin mo na lang na ganun, pero ginagawa mo pa rin yung lahat para mailigtas mo sila. Malakas naman ang pag-asa ni Nurse Bam na dahil sa nadiskubring bakuna laban sa COVID-19 ay malalabanan na ang nakamamatay na sakit hindi lamang sa Estados Unidos kundi sa buong mundo. Erwin Aguilon, Radyo Inquirer 990, bayang nagtatanong mamamayang nag-uusisa.